lalo ng ating mga nagbabagang balita. Exclusive! Isang ospital sa Quezon City inireklamo dahil sa muna'y kapabayaan. Batang pasyente na lapnos ang ari, tiyan at hita. Bahay at patahian nasunog, pito sugatan. Pag-obliga sa mga employers na magpatupad ng heat break sa mga manggagawa sinusulong sa gitna ng tumitinding init. DOH nag-abiso na sa pagdurugo ng ilong o yung tinatawag na epistaxis, posibleng mapadalas ngayong mainit ang panahon. Dalawang sasakyan ni dating Ilocos Sur Governor Chavez Singson natikitan matapos na dumaan sa EDSA busway. Pastor Apollo Kibuloy binatikos ng mga opisyal ng pamahalaan dahil sa mga naghaimpang kondisyon para sa kanyang pagsuko. Welder, electrician at chopper ang dalagang all-around sa Batangas City, kilalanin sa KBYN Special. At day 2 ng Biniverse, binilahang kaagad sa bisperas pa lamang ng ticket selling. Bini, may special na anunsyo, alamin! Magandang gabi, bayan! Simulan natin ang balitaan sa umano'y insidente ng kapabayaan ng isang ospital. At pasintabi po sa mga manonood dahil sensitibo ang balitang ito. Nalapnos ang ari at hita ng isang 9 taong gulang na bata matapos pumutok ang hot compress na ginamit sa kanyang tiyan sa isang ospital sa Quezon City. Mahigit isang linggo manong hindi makaihi ng normal ang biktima at nagkaroon din ng urinary tract infection. Exclusive, nagpapatrol, Nico Bawa. Second degree burns ang natamo ng 9 taong gulang na si alias Mike sa kanyang ari, tiyan at hita nitong Enero sa ospital sa Quezon City. Kwento ng kanyang ina, na-admit ang bata dahil sa dengue. Pero dahil sumakit rin umano ang tiyan ng anak, humiling siya ng hot compress sa nursing aid. Dumating siya, may dala siyang surgical gloves na color blue. And then sabi ko, ano yan? Ano yan? Sabi niya, iyon na daw yung pang hot compress nila. Ano na lang daw, idadampi na lang daw sa ano. So inask ko pa kung safe ba. Sabi safe daw and tried and tested. Medyo hesitant ako pero kung sinabi niya tried and tested, meaning to say, gawain nila. Pero nagulat siya nang biglang umiyak ang bata. Tumapon na pala ang mainit na tubig sa kanyang tiyan. Tinignan ko anong nangyayari. And I saw, pumutok pala yung surgical gloves. Sabi ko, oh my God, ang ginawa ko, hinablot ko siya, nadinampi niya. Tried to pull yung mga clothes niya para hindi na sana umano. Sorry baby, ako naman nag-hysterical. Kasi sabi mo ate, save. Kinailangan lagyan ng catheter ang ari ng bata ng 1 linggo matapos itong mamaga. Nagkaroon din siya ng UTI. Mahigit 1 linggo ang inabot bago siya nakaihi uli ng normal. Ang kinagagalit pa ni Jocelyn, hindi umano nag-abiso ang ospital kung anong gagawin nila sa pagpapagaling sa bata at sa trauma na idinulot nito. Pumasok yung assistant admin yata nila. And ma'am, may papapirmahan lang po kami para lang po sa discharge nyo. Sabi niya gano'n. Sabi ko, sige, tingnan ko. And then pag-check ko, quit claim ang nakalagay. And then afterwards, ang pangit ng ano eh. Parang ang pangit ng dating sa akin eh. Na parang sinasabi nila na yung total bill is
sinagot na daw ng hospital sa burns. The same time, wala daw kaming habol na kahit ano sa kanila. Kanina, kasama ng NBI Organized and Transnational Crimes Division, naghain ang pamilya sa Quezon City Prosecutor's Office ng reklamong gross negligence resulting in serious physical injuries laban sa pamunuan ng ospital. Ayon sa NBI, malinaw ang naging kapabayaan ng ospital. Meron naman tayong tinatawag na aksidente talaga eh. Pero kung yung aksidente is katulad nito, ay hindi mo makukonsider to aksidente kasi bakit hot water ang ginamit mo? Warm compress lang yan eh. So bakit hot water? Dapat chinek niya muna kung tama lang ba yung temperature. Hindi naman sasabog yun kung warm water lang yun eh. Pinuntahan ng news team ang pamunuan ng ospital pero hindi pa nagbigay ng pahayag dahil hindi pa raw nila tapos ang kanilang internal investigation. Nico Bawa, ABS-CBN News. Arestado ng Manila Police District ang tinuturing na top most wanted person na maotoridad sa Masbate na nang rape umano ng isang 17 taong gulang na kasambahay. Nahuli ng MPD ang suspect na isang truck driver sa isang parking lot sa Navota City. At ayon sa pulisya, ginahasa umano ng lalaki ang biktima sa kanilang bahay sa Mobo, Masbate noong September 2022. Nabuntis rin umano niya ang biktima na namasukan sa kanila para mag-alaga ng pamangkin. Umamin naman ang suspect sa nagawang krimen pero maring itinanggi na nabuntis niya ang biktima. Accordingly, sa ating victim is 2 times po na ganap tong panggagasa o pangmumulisya sa kanya. Noong nabuntis na yung bata, is dun siya naglakas loob na sabihin yung nangyari sa kanya. Lasing po ako noon, ma'am eh. Hindi ko po alam na po yung ano, ma'am, nangyari. Hindi niya siya nabuntis? Hindi po. Anim na magkakamag-anak ang sugatan matapos masunog ang kanilang bahay sa Novaliches, Quezon City, Lunes ng madaling araw. Hindi po naman nakaligtas sa sunog ang alaga nilang aso. Nagpapatrol, Liza Aquino. Napasugod ang mga truck ng bombero sa Minister Street sa Barangay Gulod sa Novaliches matapos lamunin ng apoy ang isang bahay sa lugar mag-aalas 5 kaninang madaling araw. Ayon sa BFP, bahay na may patahian ang natupok ng apoy. Meron na akong patahian na nakita doon. Saka bagsak na po yung mga yero kanina. Saka may mga higaan po na natunog din. Nasa loob naman siya ng subdivision. Saka may firewall naman po sila. Kaya hindi naman po kumalat agad yung sunog. Dalawang ganun. Ayon sa may-ari ng bahay na si Malu Pascual, nag-upisa ang sunog sa harapang bahagi ng kanilang bahay. Nang madali silang umalis papunta sa likurang bahagi pero nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng braso at binti, silang anim na magkakamag-anak. Ang nakakita kasi yung pamangking ko, siya unang nagising, mga bandang, ala pa siguro alas 4 yun, mag-alas 4. Nakita niya malakas na yung apoy, walang sumabog. Kaya lang, naamoy lang niya, naamoy sunog, pero malaki na yung sunog sa may pinto mismo. Doon namin ko, kaya siguro yung kuryente yun, ano man saan galing yun. Basta sa likod lang kami nagdaan, may exit naman kasi kami sa likod. Kaya lang malaki na apoy, kaya naganda sugat-sugat din kami sa pagtakbo. Nakaligtas man ang pamilya Pascual, hindi naman nakalabas ng buhay ang isa sa kanilang aso. Sugatan naman ang isa pa sa alaga nila. Meron lang kaming napansin kanina na hindi nailabas agad. May aso po na naiwan doon sa area, sa cause of fire natin. Sa residential, may nasunog po na aso. So far yun lang naman po, wala namang ibang casualty. Hindi rin nila alam pa paano makakapag-umpisang muli, lalo na't naabo ang mga kagamitan at maging materyales na gamit nila sa patahian. Walang naisalba. Dinampot ko lang yung cellphone ko. Lahat-lahat po. Meron din kayong negosyo dyan na maliit na patahian. Lahat sunog. Ayun, as in sunog. Gano'ng kahirap para sa inyo to? Sobrang hirap, siyempre. Miski yung trabaho namin, may mga gawa kami dyan, mga tela, wala. Walang naisalba. Sa lakas ng apoy. Patuloy namang iniimbestigahan ng BFP ang posibleng pinagbulan ng apoy at kabuang halaga ng pinsala nito. Liza Aquino, ABS-CBN News. 30 bahay po naman ang natupok sa dalawang magkakahiwalay na sunog sa Barangay 76A sa Davao City nitong linggo.
Mabilis na kumalat ang apoy sa Muslim village dahil magkakatabi ang nasa 20 bahay sa lugar na gawa sa light materials. Ayon po sa SIR Fire Station, electrical overload ang sanhi ng apoy. Nasunog ang 10 bahay sa puro 4 buka na seawall at natupok din pati ang isang daycare center at isang chapel. Napabaya ang nakasaksak na electric fan ang sanhi ng sunog. Sa Toledo City sa Cebu, mahigit na 20 pamilya ang apektado nang sumiklab ang sunog sa barangay Sitio Luray 1 linggo ng tanghali. Naitala rin ang grass fire sa barangay Ilihan at barangay Kambangug. Sa Oslo, Cebu po naman, nasa mahigit na 70 hektarya ng lupain ang tinupok rin ng grass fire. Isang water tanker lamang umano ang nakakapasok sa lugar, kaya inabot ng 5 oras bago naapula ang apoy. May naitala rin grass fire sa mga bayan ng Sibonga at Liloan at sa Bogos City. Sa ibang balita naman, isinusulong ngayon ang pagkakaroon ng mandatory heat breaks o pahinga para makaiwas sa heat stroke at heat stress ang mga manggagawa sa gitna ng lalo pang tumitinding init sa bansa ngayon. Nagpapatrol, Zen Hernandez. Tanghaling tapat, pero kailangan pa rin magtrabaho ng mga lineman na sina Domingo at Franz. Sa sobrang init ng panahon, alerto ang dalawa sa mga sintomas ng heat stroke. Sobrang pagod mo kasi nga hapong-hapo ka sa araw. Pag nailo talaga, pahinga talaga kami. Pahinga. Kasi may hirap talaga pag ano eh. Baka may heat stroke kasi kami. Kung may ano ka, high blood, maano ka sa ano, siguro baka mag-collapse ka, sobrang init. Wala, pinapabawon lang kami ng tubig. Tubig lang. Nananawagan ang TUCP sa mga employer na magpatupad ng Comprehensive Heat Risk Action Plan kung saan nakapaloob ang mga solusyon sa sobrang init. Tulad ng heat breaks, lalo na sa mga nagtatrabaho sa labas. Body system sa mga manggagawa para mamonitor ang kalagayan ng isa't isa. Mga paalala sa pag-inom ng tubig at ang pagsasagawa ng orientation tungkol sa mga sintomas at mga dapat gawin kapag may heat stress. Dapat ding siguruhin ng mga employer ang maayos na bentilasyon sa mga lugar paggawa. Ayon naman sa DOLE, lahat ng ito nakapaloob na sa labor advisory na inilabas noong isang taon kung saan inaatasan ang mga employer na alamin ang kalagayan ng mga manggagawa, lalo na ang may iniindang problema sa kalusugan tulad ng hypertension. Nakasaad din dito ang utos na gumawa ng mga solusyon para maibsan ang exposure sa init, gaya ng paglalagay ng exhaust at heat insulation, adjustment sa break time, lokasyon ng trabaho, at uniforme na akma sa panahon, pati na ang pagbibigay ng libreng tubig. Pwede ring magpatupad ng flexible work arrangement. Ayon pa sa DOLE, ang heat stroke ay kabilang sa work-related illnesses. Ibig sabihin, obligasyon ng employer na pigilan ito sa ilalim ng batas. Meron tayong batas na medyo mahigpit, yung may kinalaman sa Occupational Safety and Health Law. No? So dapat makita natin yan dahil kung merong mga pinsalaw o kaya ay merong mga nangyari sa manggagawa na work-related, ay pananagutan ng employers yan. Isinusulong naman sa Kamara na imandato na ang heat break sa buong bansa dahil hindi sakop ng DOLE Labor Advisory ang informal sector workers gaya ng nasa agrikultura, delivery riders o mga nagtitinda. Hiniling din ng mga mambabata sa PAG-ASA na maglabas ng abiso sa tindi ng init na pwedeng basihan ng heat breaks. Dapat siguro meron na rin tayong ganong stand-up protocols. Heat index number 1, heat index number 2. Halimbawa, heat index number 3. Everyone is advised to stay indoors. So ang DepEd ngayon, guided na, ay, pag ganito heat index number 3, they could say, ay ano, walang face-to-face learning. Ayon naman sa Employers Confederation of the Philippines, iba-iba ang sitwasyon ng bawat lugar paggawa. Kaya hindi pwede ang iisang solusyon para sa lahat. Let the companies decide for themselves. They know better than anybody. But at the end of the day, I must concern you, yung mga employers. They treat their workers as partners. Iniinganyo naman ng KMU ang mga manggagawa na makipagdayalogo sa mga employer at LGU para sa paglalatag ng akmang polisiya patungkol sa matinding init.
Ayon pa sa grupo, napapanahon ang usapin dahil sa nalalapit na World Day for Safety and Health at Work at Labor Day. Zen Hernandez, ABS-CBN News. Natikita ng MMDA ang dalawang sasakyan ni dating gobernador at ngayoy Narvacan Ilocos Sur Mayor Chavit Singson matapos dumaan sa EDSA busway sa Cubao, Quezon City Lunes ng umaga. Nagpaalala naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal ng pamahalaan na dapat maging mabuting halimbawa sa tamang pagsunod sa batas trapiko. At live mula EDSA Lear Road sa Quezon City, nagpapatrol Dennis Datu. O Dennis, anong paliwanag ni Singson kung bakit siya dumaan sa EDSA busway at kamustang traffic ngayon? Karen, aminado naman ang dating gobernador na sila ay nagkamali nang dumaan sa EDSA busway matapos mag-overtake. Hindi daw dapat tularan ang kanilang ginawa. Nagmamadali lamang daw sila dahil naghahabol sila sa isang TV guesting. Samantala, Karen, sa sumandaling ito, mabigat na ang daloy ng trapiko sa EDSA. Unahin natin itong southbound mula sa may Show Boulevard hanggang doon sa may Guadalupe Bridge at patungo hanggang doon sa may Magallanes area ay mabigat na ang trapiko. Ang southbound naman mula sa may Show Boulevard hanggang doon sa may Mega Mall ay mabigat na din. Gayun din ang Santolan hanggang Cubao area ay mabigat din ang daloy ng trapiko. Ang Kamuning hanggang dito sa may Quezon Avenue ay medyo bumabagal na din. At yung Quezon Avenue patungo sa may EDSA North ay mabigat na din po ang trapiko. Kaninang bandang alas 9 ng umaga sa EDSA Cubao Northbound, mabagal ang daloy ng mga sasakyan. Nang harangin ng mga traffic enforcer ng MMDA Special Operations Group ang isang itim na armored vehicle at ka-convoy na SUV. Ang traffic violation, dumaan sa EDSA busway ang mga nasabing sasakyan. Lula ng armored vehicle si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson. Wala naman tayong kinikilingan, wala rin naman tayong pinipili. We are non-selective of our options. As long as you pass by or dumaan po kayo sa pinagbabawal nating busway, huhuliin po talaga namin kayo. Inamin ni Singson ang pagkakamali kasabay ang paghingi ng tawad. Hindi umano nila ito sinasadya at wala rin umanong harang ang EDSA busway. Nagmamadali umano sila para sa isang TV guesting. Yung driver, nag-overtake doon. Pero ganun pa man, mali. Kaya humingi ako ng pamanhin sa public and especially the MMDA. Pinagbayad ang tig 5,000 pesos na multa sa Singson para sa kanyang dalawang sasakyan. Nag-message ako kay Chairman Artes ng MMDA na gusto ko bigyan ng premyo yung mga nakahuli. Nagpadala ako ng 100,000 para aside sa multa, nagbigay ko ng 100,000 para ma-encourage yung mga nanguhuli, mga enforcers natin. Opo. So inuulit ko po, pasensya na, I'm sorry, at hindi dapat tularan yung nagawa ko, masi anong rason, kasalanan namin yun. Batay sa patakaran ng DOTR, tanging pinapayagan lamang dumaan sa EDSA busway ang mga public utility buses, ambulansya, truck ng bumbero, police mobile, sasakyan ng Pangulo ng Pilipinas, Vice Presidente, House Speaker, Senate President at Chief Justice. Nauna nang sinabi mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat mangunang maging halimbawa ang mga government officials sa pagsunod sa batas trapiko sa harap ng tumitinding problema sa trapiko, lalo na sa Metro Manila. Ang pag-aabuso at pagbabaliwala sa batas trapiko ay hindi pribiheyo ng kasama sa sinumpaan naming mga lingkod bayan, pangungunahan ng pamahalaan at lahat ng mga ahensya nito. Ang pagiging disiplinado sa ating mga lansangan. Ang higit na kakulangan nating mga Pilipino sa daan ay ang disiplina. Dapat susunod tayo sa traffic rules para tayong mauubusan lagi ng kalye. May bago mang kalye, kung luma pa rin ang ugali pa rin natin, eh wala rin. Puspusan na rin ang MMDA sa clearing operation sa mga kalye para mapaluwag ang trapiko. Hinatak at tilikita ng MMDA Strike Force ang ilan sa mga sasakyan na nakahambalang sa mga mabuhay lanes sa Sikatuna Village, UP Village at Barangay San Vicente sa Quezon City.
Carmen, maaga lamang natapos ang karamihan sa road re-blocking ng DPWAs dito sa Quezon City na nagsimula noong Biyernes. Dapat sana ay Miyerkules o Huwebes pa matatapos ang road re-blocking, pero napaaga ito ngayong Lunes gaya sa may bahagi ng Tandangsora Avenue, gaya din sa inner lane ng Luzon Avenue southbound bago mag-flyover. Pero yung Payatas Road mula sa may bahagi ng Cinco Street hanggang Summer Street ay mukhang matatagalan pa bago matapos ang road re-blocking. Karen. Maraming salamat, Dennis Datu. Nagpaalala po ang Department of Labor and Employment sa mga employer kaugnay ng pay rules o mga patakaran sa pagbayad ng sahod para sa magkasunod na holiday sa Martes, Araw ng Kagitingan at Miyerkules, Idil Fitir. Ayon po sa kagawaran, double pay o 200% dapat ang sahod ng mga manggagawang magtatrabaho sa mga naturang araw. Kung nataon pa ang holiday sa day off ng mga manggagawa at pinagtrabaho siya, 230% ang dapat niyang sahurin. At kung mayroon pang overtime, may dagdag na 30% din sa hourly rate o bayad kada oras. Maaari namang i-report sa mga Dolly Hotline ang mga employer na lalabag sa pay rules. Gretchen, ano ang isyung tinuldukan ni Darren? Ati V, inamin ni Darren na magkaibigan lang sila ni Cassie Legaspi at sa ngayon ay malabo rin aniyang mag-level up ang friendship nila. Samantala, sabik na mga PBB host na makilala ang bagong batch ng housemates ni Kuya. Nagpapatrol, Daniel Krishnan. Gusto po namin ipaalam na magbubukas na muli ang bahay ni Kuya. Matapos ang dalawang taon, muling magbubukas ang bahay ni Kuya para sa bagong housemates. Aminado ang isa sa mga host ng reality show na si Robbie Domingo, ikinagulat niya ang anunsyo ni ABS-CBN Head of TV Production at Pinoy Big Brother Director Laurenti Jogi kaugnay sa pagbubukas ng bagong season nito. We were not expecting him to announce that kind of big news sa lahat. But once na nagbukas ang bahay at tinawag kami ni Kuya, we're always ready. Looking forward naman si Melay Cantivero sa mga magiging pasabog ngayong season. Excited kami dahil alam mo yung makita-kita ulit kami ng mga dating mga staff and crew doon sa PBB. And aside from that, yung everyday at every Saturday, Sunday na ini-enjoy kasi namin ang hosting namin doon eh. Minsan pag nagkakaroon ng mga error, talagang nagtutulungan. Hindi naman inakala ni Melay na dahil sa PBB, magbabago ang takbo ng kanyang buhay. 15 taon na ang nakalipas nang pumasok siya sa Pinoy Big Brother Double Up Edition at itinanghal na big winner. Hindi ko nga inisip na 15 years na pala yun. Kasi ito mga nakikita ko nga dito sa nakakasalubong ko dito sa ABS, parang sila pa rin yung mga dati namin nakasama sa pag-start ko ng showbiz dito, nung pagpasok ko ng PBB, sila pa rin yung nakikita ko, sir, parang walang pinagbago ba, parang 15 years na pala ang nakaraan. Muling magbubukas ang Pinoy Big Brother House sa Hunyo. Samantala, tinuldo ka na ni Darren ang matagal ng usap-usapan tungkol sa real score nila ni Cassie Legaspi. Makulit sila eh. Sabi namin, best friend lang kami ni Cassie. Best friends talaga eh. Parang, it's something that a lot of people, I guess, won't get. Hindi ko alam kung paano explain, but syempre, andun pa rin yung pagmamahal namin para sa isa't isa. Nang tanongin naman si Darren kung may ilo-level up pa ang kanilang friendship. No, not right now, no. Excited naman si Darren na makatrabaho ang aktresa si Jillian Ward matapos silang magkita sa It's Showtime noong Sabado. Nagulat din ako kasi trending yung pangalan namin ni Jillian. May mga ships na. She's very chill. Nag-uusap na kami, nag-iisip ng collaboration in the future. Tsaka kung papayagan, pwedeng tumawid. Aabangan naman ang nalalapit na 10-year anniversary concert ni Darren sa June 1. Sabihin mo lang, hindi na ako ang laman na... Gino Krishnan, ABS-CBN News. Sa pagbabalik ng TV Patrol, pagdurugo ng ilong o yung tinatawag na epistaxis, posibleng mapadalas ngayong mainit ang panahon ayon sa Department of Health. At Meralco may bawas singil, pero presyo ng produktong petrolyo tataas na naman. Nagbabaga mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
Good news po sa mga customer ng Meralco. May bawas singil sa kuryente ngayong Abril. Pero bad news po naman sa mga nagpapakarga ng produktong petrolyo simula Martes. Bukas po ito. Nagpapatrol, Jervis Mana. Sakit ng ulo ni Angelita ang kanyang huling Meralco bill. Noong isang buwan, umabot ng higit 7,000 piso ang bayarin nila sa kuryente na pinaghatian ng 5 pamilya. Nangangamba siyang lolobo pa ito dahil lumakas ang konsumo nila ngayong napakainit ng panahon. Babawal na ng apo ko, babayad ko na lang sa kuryente. Kung araw-araw na sanda ng budget ko sa apo ko, minsan na lang, 80 na lang kasi iniipon ko yung pambayad sa kuryente. Pero makakahinga sila ng kaunti dahil inanunsyo ng Meralco na magkakaroon sila ng tapya singil ngayong buwan. Halos piso ang ibababa kada kilowatt hour dahil sa mas mababang generation at transmission charges. Ibig sabihin, sa mga pamilyang kumukonsumo ng 200 kilowatt hour pataas kada buwan, halos 200 piso ang mababawas sa kanilang bill. Hindi naman masabi ng Meralco kung magtutuloy-tuloy ang bawas singil sa mga susunod na buwan. There are many factors in play. Now, the situation will be different for this current supply month. Patuloy naman ang panawagan ng Meralco sa malalaking kumpanya na sumali sa kanilang Interruptible Load Program o ILP, kung saan gagamit ng generator set ang mga malakas kumonsumo ng kuryente para maiwasan ang power interruption sa mga kabahayan. Sa ngayon, di pa natin nakita yung peak. Usually, sa Luzon, ang maximum demand ay typically nakita ng May. So between now, today and May, we still expect demand to increase. To mark a momentous occasion. Samantala, bumisita naman si Pangulong Marcos sa Bacolod para sa energization ng Cebu Negros Panay Backbone Project ng National Grid Corporation of the Philippines. Sa pamamagitan nito, madadagdagan ang kuryente na pwedeng i-transmit sa grid. The northern part of the Negros Island has close to 500 megawatts that's stranded, hindi nagagamit. So this power... These transmission lines will make that available to wherever it is, wherever else it is needed. Magkakaroon na din ng surplus na kuryente na magagamit ng mga residente sa Visayas. Kung may bawas sa electricity bill ngayong buwan, tuloy naman ang dagdag presyo sa produktong petrolyo simula bukas, April 9. Medyo malaki ito dahil higit piso ang dagdag sa diesel, kerosene at maging sa gasolina. Piso at 10 sentimo kada litro ang dagdag sa gasolina. Piso at 55 sentimo naman sa diesel, habang piso at 40 sentimo sa kerosene. Sabi ng DOE, dahil pa rin ito sa mga geopolitical tensions sa Middle East at atake ng Ukraine sa mga oil refineries ng Russia. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Nagabiso ang Department of Health na posibleng maging madalas para sa ilan ang pagdurugo ng ilong ngayong mainit ang panahon. Samantala, kinansela rin ng Department of Education ang in-person classes sa buong Pilipinas dahil sa matinding init. Nagpapatrol, Rafael Bosano. Madalas magdugo noon ang ilong ni Shirley dahil sa init ng panahon. At ngayon, kinakabahan naman siya dahil ang apo na ang nakakaranas nito. Kukwento ni teacher na ganun nga daw madalas na dumugo ilong niya, kaya kinukuha na lang namin siya. Baka mamaya sa sobrang dami o kaya bumara sa ilong niya, baka hindi siya makahinga, ganun. Siyempre nakakatakot yung ganun eh. Sabi nila normal lang daw na sobrang init. Ayon sa Department of Health, hindi naman dapat pangambahan ang epistaxis o ang pagdurugo ng ilong bunsod ng sobrang init. Ang pinakadahilan talaga niya is kapag ang hangin ay tuyo. Yun yung kasing loob ng ilong natin, meron siyang tinatawag na nasal mucosa. Dapat basa. Kapag ang hangin ay tuyo, natutuyuan rin yun. Nagkakaroon tayo ng pagdurugo. Pag paulit-ulit, kailangan isang guni sa isang doktor para makita. Ang mainit na panahon din ang dahilan kung bakit nagpasya ang Department of Education na suspindihin ang in-person classes sa lahat ng pampublikong paaralan sa bansa ngayong araw. Nasa pamunuan naman ng mga private schools ang pagpapasya kung gagawing asynchronous ang klase.
Kaya si Shirley na may tatlong apong sinusuong ang init makapasok lang araw-araw, aminadong nahihirapan din. Para sa akin, mas mainam siguro kung maibalik yung dati na ang bakasyon ng bata na summer, nasa bahay lang. Ngayon, nasa ano na sila, nasa school na sila. Hindi ba natin pwedeng unti-unti natin na maibalik yung dati? Kahapon, umabot sa 46 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index sa Daet, Camarines Norte. Bukod dito, siyam na ibang lugar pa ang nakapagtala ng heat index na itinuturing delikado sa kalusugan. Kaya may payo ang Department of Health. Yung mga bata, madaling ma-dehydrate yan. Painumin lagi ng tubig. Yung matatanda na may diabetes, hypertension, yan ang mga pwedeng maapektuhan, tataas ang blood pressure. Kuminsan, hindi pala heat stroke, heart attack na dahil sa tinding init. Base naman sa pinakahuling advisory ng PAGASA, humihina na ang El Nino na siyang dahilan ng mas kakaunti pang ulan sa bansa ngayong tag-init. Nitong Marso, 19 na probinsya sa Luzon, 11 sa Visayas at 1 sa Mindanao ang nakaranas ng meteorological drought. 13 naman ang nakaranas ng dry spell at 15 ang may dry conditions. Apektado na ng El Nino ang buong bansa pero ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., magkakaiba ang antas ng epekto nito sa bawat lugar. We look at each area and see what it is that they need. So that's the way we are handling the local states of calamity that the local governments are dealing with. Pero malubhaman o hindi ang epekto ng El Nino at tag-init sa isang lugar, singlinaw ng tindi ng sikat ng araw na dapat gawin ang lahat para manatiling maayos ang kalusugan. Rafael Bossano, ABS-CBN News. Oh, ito, alamin natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Nako, alamin natin, nasa Quezon Memorial Circle si Ariel. Ariel, kamusta ang init ng panahon dyan? At holiday bukas, Ariel, ha? Mainit ba ang panahon dyan? Kabayan, dito sa Quezon Memorial Circle ay hindi na gaanong mainit, medyo malamig. Pero sa ating back-to-back holidays, matinding init ang mararanasan sa malaking bahagi ng bansa, bagamat may kaunting ulan sa ilang lugar. Ngayong Lunes, umabot sa 44 degrees Celsius ang heat index o naramdamang init ng katawan sa Bacnotan, La Union at Dagupan City. Naging mainit din sa Palawan at Ilocos Sur. Sa pagtaya ng PAGASA, delikado pa ang mararamdamang init sa Pangasinan, Palawan, La Union, Tuguegarao at Zamboanga City bukas. Posible ang heat cramps at heat exhaustion sa ganitong init na pwedeng mauwi pa sa heat stroke kung tuloy-tuloy ang exposure rito. Ang mainit at maalisahang panahon ay dala pa rin ng easterlies na umiral sa buong bansa at makakaapekto pa sa mga susunod na araw. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, Martes, sa Mindanao mula tanghali hanggang hapon ay may ulan sa Zamboanga Peninsula. Mababa naman ang tsansa ng ulan buong araw sa Kabisayaan at Palawan. Sa Luzon naman, bago lumubog ang araw hanggang gabi, posible ang mga dadaan at di naman kalakasang ulan sa ilang lugar sa Cordillera, Western Central Luzon at Mindoro. At tayo sa Metro Manila, mainit at mababa ang tsansa ng ulan Martes hanggang sa pagbalik eskwela at trabaho sa Webes. Samantala, kabayan, mamayang madaling araw na itong magaganap na total solar eclipse. Matutunghayan po ito dyan sa bahagi ng Mexico, Estados Unidos at sa Canada. Hindi ito masisilayan sa Pilipinas dahil nasa kabilang panig tayo ng mundo nakatalikod sa buwan at sa araw. Sa April 20, 2042 pa muling magkakaroon ng total solar eclipse sa bansa na masasaksihan po sa Mimaropa, Western Visayas at sa Bicol Region. At yan po ang update sa magiging lagay ng panahon mula rito sa Quezon Memorial Circle. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya! Dumalo ang daandang estudyante sa Youthpreneur Summit ng Go Negosyo sa Pasig City. Pangunahing layon ni ng programa na himukin ang kabataan na magtayo ng negosyo habang bata pa. Nagpapatrol, Jackie Pascual. 17 anyos si Luke nang naisipan nila ng kanyang girlfriend na magtayo ng donut business noong isang taon. Kumuha siya ng puhunan sa kanyang savings mula sa allowance at sa tulong na rin ng magulang.
Hindi naman po pwedeng habang buhay na kahit nag-date-date po kami, umaasa po kami sa magulang ng funds na pinag-date namin. Yung na-save up po, nag-plan po kaming mag-start po ng mini donut kasi in-demand po yung mini donut. Pero matapos ang ilang buwan, nahinto sila sa negosyo dahil humina ang kita. Kaya masaya siya ngayon at napasama siya sa Youthpreneur Summit ng Go Negosyo sa Rizal High School sa Pasig. Nakaharap ng mga estudyante ang iba-ibang business owners na nagbigay ng payo kung paano magtayo ng negosyo. Ayon kay Go Negosyo founder Joey Concepcion, mahalaga na matutunan ang pagiging entrepreneur o pagiging business-minded habang bata pa. The only way to propel our economy is to teach our young kids to be enterprising. Whether what I call it entrepreneurial, which is working for somebody in a company but being entrepreneurially minded or becoming a negosyante. Si Vice President at Education Secretary Sara Duterte, hinimok rin ng kabataan na magnegosyo para pwedeng dumoble o triple ang sweldo pag may extra income. Paano ba tayo magkakaroon ng pera? Magtatrabaho tayo. Mabibigyan tayo ng sweldo. Pero yung sweldo natin hindi lumalaki. Pero paano natin palaguin, paramihin ang pera natin doon sa negosyo? Naging magkatuwang ang DepEd at Go Negosyo para matulungan pa ang mas maraming estudyante na matuto sa usaping tungkol sa pera. Ibaba pa natin doon sa mga high school students ang pagtuturo kung paano magnegosyo at pagpapaintindi sa inyo kung paano magbabago ang buhay ninyo dahil marunong kayo magnegosyo. Para kay Luke, hangad niyang lumago ang donut business at magbukas ng ibang branch sa nalalapit na mga taon. Jackie Pascual, ABS-CBN News. Sa pagbabalik ng TV Patrol, mga hinahing kondisyon ni Pastor Apollo Kibaloy kapalit ng umano'y pagsuko, binara ng mga opisyal ng gobyerno. At Bini, may special na anunsyo tungkol sa kanilang kauna-unahang solo concert. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Binara ng mga opisyal ng gobyerno si Kingdom of Jesus Christ Leader Apollo Kibuloy sa mga inihain niyang kondisyon kapalit ng kanyang umano'y pagsuko. Payo pa sa kanya ng mga opisyal, sumuko ka na lang at harapin ang mga kaso at investigasyon. Nagpapatrol, Sherry Ann Torres. Missing in action pa rin ang itinuturing ng pugante sa batas na si Kingdom of Jesus Christ Leader Apollo Kibuloy bukod sa arrest order ng Senado kaugnay sa di pagsipot ni Kibuloy sa pagdinig sa mga aligasyon ng pang-abuso sa kanyang mga tagasunod. May warrant of arrest ding inilabas ang korte ng Davao City kaugnay ng sexual abuse. May kaso rin ng qualified trafficking laban sa pastor sa Pasig City. Una niyang sinabing susuko lang kung maglalabas ng kasulatan ng Pangulo, Department of Justice at National Bureau of Investigation na titiyaking hindi makikialam sa kanya mga kaso. Ang Federal Bureau of Investigation, Central Intelligence Agency at U.S. Embassy. Sa kanyang recorded voice message, sinabi ni Kibuloy na naniniwala siyang ang gobyerno ng Amerika ang nasa likod ng umano'y panggigipit sa kanya. Kung wala po nangingialam ang bansang puti, harapin ko po lahat yan. Napakasimple po ng mga kasong yan. Kaya lahat ng na ginagawa nila sa Kongreso, sa Senado, puro po yan patibong. Kinwestiyon din niya ang inisyong arrest warrant ng Davao City RTC. Bakit ginawa nilang bailableing dito sa Davao? Para ko'y lumitaw at pumunta doon. Tapos naghihintay yung Sergeant at Arms na may warrant of arrest. Dadalhin din ako sa Maynila pagdating doon. Yun po ang endgame, extraordinary rendition pa rin. Iginiit ni Kibuloy na hindi siya nagtatago. Ako po ay hindi nagtatago sa kasong ito dahil ako po ay may kasalanan. Hindi po. Ako ay umiiwas dahil pinoprotektahan ko po ang aking sarili. Tiniyak naman ng Pangulo ang patas na pagtrato kay Kibuloy. Ang
magpapangangat ito, all the proceedings will be fair. Now, as to the involvement of the United States, malayo pa yan. That's going to take years. So I don't think that's something he needs to worry about. Tayan mo. Pero hamon ni Senador Risa Ontivero sa pastor, harapin ang mga ibinabato laban sa kanya. Lumabas ka na sa lungga mo. Kung totoong matapang ka, ulitin mo lahat ng mga sinabi mo tungkol sa Senado. Dito sa Senado. Make your words of record. Record your shameless audacity in history. Hindi ka namin uurungan. Iginiit ng Justice Department na walang karapatan si Kibuloy na magbigay ng mga kondisyon sa kanyang pagsuko at dapat manaig at ipatupad ang batas sa lahat. Inaasahan naman maglalabas ng warrant of arrest kay Kibuloy ang Pasig City RTC sa kasong qualified trafficking. Para kay Vice President Sara Duterte, mabuting umuusad ang mga kaso sa tamang paraan at lugar. Maganda yung development na meron ng kaso na nasa tamang forum, nasa tamang venue, nasa loob ng mga korte. Ngayon, kung ano man yung desisyon ni Pastor Kibuloy na gagawin niya, ay personal na niya na desisyon yun. Samantala, sa datos ng PNP, napag-alamang may 19 na baril si Kibuloy at isa rito ay paso na ang lisensya. Pwede po ba natin siyang i-consider na armed and dangerous? For now, hindi pa po because wala naman pong indication before na naging makahas po si Pastor Kibuloy at wala naman po tayong na-monitor so far na siya po ay nagme-maintain po ng private arm group o private army. Ngayong araw, nagpulong ang NBI, PNP Regional Office 11 at mga kinatawan ng Senado kaugnay sa arrest warrant kay Kibuloy. Sherian Torres, ABS-CBN News. Kinansela na ng Department of Environment and Natural Resources ang kasunduan sa pagitan ng ahensya at ng kontrobersyal na Socorro Bayanihan Services sa Socorro, Surigao del Norte. Ayon po kay Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, pinapawalang bisa na ng DNR ang kanilang Protected Area Community-Based Resource Management Agreement sa SBSI dahil sa ilang paglabag. Kabilang anya dito ang pagtatayo ng mga ilegal na istruktura, partikular ang wave pool at gym. Dahil dito, inatasan na ang mga miyembro ng SBSI na lisanin ang protected area at anihin na ang kanilang mga pananim sa lalong madaling panahon. Magpupulong na rin ang DNR, DILG at DSWD para sa relokasyon ng mga apektadong miyembro ng naturang grupo. The whole idea po sa approach namin is to be as humane and as peaceful in terms of this process. No? So kaya po nagtagal ng konti because we wanted to be sure that there were options available especially for the peaceful resettlement and reintegration. Sa Martes pa ang ticket selling ng day 2 ng first solo concert ng girl group na Bini. Pero ngayon pa lang, pinilahan na ito. Kaya naman may espesyal na anunsyo ang tinaguriang Nations Girl Group na eksklusibong ibinahagi sa TV Patrol. Nagpapatrol, MJ Felipe. Wala pang 2 oras, sold out na agad ang tickets para sa first solo concert ng Bini na Biniverse. Kaya naman nagkaroon ng day 2 ang concert. Sa Martes, April 9, alas 3 ng hapon, magsisimula ang ticket selling para sa day 2. Pero sa kuha ng isang fan, Lunes pa lang, ito na ang sitwasyon sa area ng Araneta Coliseum. Mahaba na ang pila ng blooms o fans ng Bini bago mag-alas 6 ng umaga. Wow! Ipinakita namin ang mga kuhang ito sa miyembro ng Bini at ilang oras lang may eksklusibong announcement na nais ipahatid ang Nations Girl Group. We just want to say thank you so much for the support. And dahil nag-sold out agad yung day 1 concert natin in just 2 hours. Woo! Kaya ngayon, nakikita namin yung situation sa day 2 concert. Ang haba-haba na ng pila agad. And dahil sobra yung pagmamahal, love and patience nyo sa aming team, meron kaming surprise sa inyo dahil magkakaroon kami ng day 3! Para maiwasan ang kalituhan, ang ticket selling bukas, April 9, ay para sa day 2 ng concert.
June 30, araw ng Linggo, ang Day 3 ng Biniverse. Wala pang petsa kung kailan ang ticket selling para sa Day 3, kaya't abangan ang anunsyo rito ng Star Music sa mga susunod na araw. MJ Felipe, ABS-CBN News. At susunod, dalawang barko ng China na mataan malapit sa lugar kung saan isinasagawa ang maritime drills ng Pilipinas, Amerika, Australia at Japan sa West Philippine Sea. At Pinay weightlifter na si Vanessa Sarno pasok sa Paris Olympics. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol. Dalawang barkong pandigma ng People's Liberation Army Navy ng China ang na-monitor malapit sa pinagdausan ng kauna-unahang maritime drills ng Pilipinas, Amerika, Australia, Japan at West Philippine Sea. Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos na patuloy na nag-uusap ang Pilipinas at China para humupa ang tensyon sa rehiyon. Nagpapatrol, Bianca Dava. Sa kauna-unahang pagkakataon, magkakatuwang na nagsanay ang mga tropa ng Armed Forces of the Philippines, ang Indo-Pacific Command ng Amerika, Royal Defense Force ng Australia at Self-Defense Forces ng Japan sa West Philippine Sea nitong linggo. Naglayag sa dagat na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang BRP Gregorio del Pilar, ang BRP Antonio Luna at ang BRP Valentin Diaz ng Philippine Navy kasama ang mga barko at aircraft ng tatlo pang bansa. The objective was to strengthen our cooperative activities with our ally, the US, in this instance Japan and Australia. And we wanted to strengthen our regional and international cooperation with them and of course enhance our interoperability. What we wanted to do here is to uphold the freedom of navigation and overflight. And we wanted to stress in the MCA the respect for our maritime rights under international law, namely UNCLOS. Kabilang sa mga isinagawang pagsasanay, ang communication exercise, division tactics sa Officer of the Watch maneuver at anti-submarine warfare drills. Yung anti-submarine warfare drill is actually just sensing kung may mga presence na mga underwater vessels. No? May mga sensors tayo. Kinumpirma ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na na-monitor nila ang dalawang barko ng People's Liberation Army Navy na 6 nautical miles ang layo sa pinagdausan ng MMCA. Pero hindi ito naging sagabal sa aktibidad. Wala naman pong ginawa itong mga Navy ships na ito para i-block or hadlangan yung ginagawa nating mga exercises. Tuloy-tuloy naging successful yung ating multinational maritime cooperative activity. We were able to achieve all the objectives that we have set forth. I can only assume that they are also performing freedom of navigation on their own terms. Kinumpirma ng China na nagsagawa rin ito ng Joint Naval and Air Strategic Patrol sa South China Sea kasabay ng MMCA. Pero duda rito si Bronner. Sa nakita nating pag-monitor dun sa area, wala naman pong ganung nangyari. Wala naman ginawang mga combat patrol or mga exercises. Umaasa naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maiibsan kung hindi man maiiwasan ang mga agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea matapos ang MMCA. So, lahat ng nakakain natin gawin, ginagawa natin para kausap ang Chinese leadership, ang Beijing, makausap sila na huwag na natin masyadong papainitin pa. So, pag-usap tayo na mabuti para walang banggaan, walang kanon, walang kontratan. Wala pang itinakdang petsa para sa susunod na maritime cooperative activity, pero tiniyak ng Defense Department na handa at bukas dito ang Pilipinas kasama ang mga kaalyado at iba pang bansang may parehong layunin. Bianca Dava, ABS-CBN News. Pasok na sa kanyang kauna-unahang Olympics ang 20-anyos na Pinay weightlifter na si Vanessa Sarno. Ito'y matapos siyang manatili sa ikalimang puesto sa Olympic qualification ranking sa women's 71-kilogram division.
Nagpapatrol, Dayan Castillejo. Sa kauna-unahang pagkakataon, maglalaro sa Olympics ang 20 anyos na si Vanessa Sarno. Bumuhat siya ng kabuang 245 kilograms sa weightlifting World Cup sa Phuket, Thailand. At nanatili sa ikalimang pwesto sa 71 kilogram division sa Olympic rankings. Worth it lahat ng pagod, ng sakit, ng sacrifice ko po sa journey po na to. As in, sobrang saya. Mixed emotions po yung nararamdaman ko po after nung result ng Group A po. Hindi ko po na-expect na mabubuhat ko po yun kasi week before po ng game, is harap na po ako buhatin kahit yung personal record ko lang po. Hindi ko kayang buhatin sa training. Wow, really? And your personal record I know is 108, right? Yes po, 108. Para sa akin po, parang adrenaline na rin po, tsaka puso. Matindi ang kanyang diet para makuha ang tamang timbang sa kanyang dibisyon. Good lift, Sarno! Before po pumunta dito, may meal plan po ako po from Dear Diet. Sabi mo, hindi ka pumupunta sa buffet breakfast. Hindi po ako pumupunta. Dinadala lang po ako nila coach ng pagkain. Sa breakfast po nun, nag-oatmeal lang po ako. Then sa lunch, binadalhan lang po ako ng chicken or egg. But wala pong rice pa rin sa dinner. Inspirasyon din ng first-time Olympian ang Olympic champion na si Heidelin Diaz. Nanood nga rin po siya ng game ko po. Kasi kahit sa mga times po na unmotivated po ako sa lahat, minsan po, nag-uusap po kami ni ate. Chinachat niya po ako, minimessage niya po ako. Target ngayon ni Vanessa na habulin ang mga powerhouse sa weight category para magka-medalya. Uwi po ako ng kahit 3 days to 1 week po sa Bohol. Then after po nun, pray na po ako ulit. Makakasama ni Vanessa sina John Ceniza at Elrin Ando bilang mga kinatawan ng Pilipinas sa weightlifting summer games. Good lift, Sarno! Kailangan naman maghintay ni Rose G. Ramos hanggang Mayo kung may magpo-pull out sa 49-kilogram division para makapasok siya sa Olympics dahil kasalukuyan siyang panglabing isa sa ranking. Dayan Castillejo, ABS-CBN News. Inilunsad ng Universal Reality Combat Championship at nag-Dynasty Fight Club sa Pasay City ang Prodigy Progression Series. At ayon kay URCC founder Alvin Aguilar, layo nitong makadiskubre at humubog ng mga bagong kampiyon sa combat sports sa bansa. Tampok sa Progression Series ang 18 laban kada araw mula mixed martial arts, boxing, kickboxing at grappling kung saan pipiliin ang magiging susunod na kampiyon na siyang kakatawan sa Pilipinas. Magsisilbi rin umano itong grassroots movement ng mga amateur contact sports athletes. Susunod, dalagang all around sa mabibigat na gawaing bahay, kilalanin sa KBYN Special. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Patay ang isang kuting matapos pagpapaluin ng isang lalaki sa Makati City Linggo ng gabi. Depensa ng lalaki, muntik na siyang kalbutin ng kuting kaya raw niya pinagpapalo ito. Nagpapatrol, Karen De Guzman. Huwag yan naman pupukpukin. Ang salbahin nyo naman, kawawa naman yung pusa. Ang lit-lit niyan. Nakunan sa video ng isang residente ang pamamalo ng isang lalaki gamit ang patpat sa isang kuting sa Barangay Olympia sa Makati City, Linggo ng gabi. Akala ko ano po yung kanyang inaano po dun sa damuhan. Yung pala po yung pusa nakita ko, nag-iiyak, pinagpapalo na po pala niya. Sinubukan ni Zelfa na awatin ang lalaki. Kaso natatakot lang po talaga ako na baka ako naman yung gantihan niya. Kumuha pa ang lalaki ng basurahan at itinapon dito ang wala ng buhay na kuting.
Nagreklamo sa barangay si Zelfa at agad na maghinuli ang lalaki. Sabi ng lalaki, ilang araw nang tumatambay ang kuting dito sa tapat ng kanilang bahay at makailang ulit na rin niya itong pinapaalis. Pero nang muntika na siyang makalmot nito ay hindi na siya nakapagpigil at nagawa ang pamamalo. Wala umano siyang intensyon patayin ang kuting. Nagkakalat yan, dumi-dumi, sinisigaw ko. Biglang parang kinalmot, muntik na ako tamaan sa mata eh. Kaya nag-blackout na ako. Pagka ganyan po, huwag naman pong agad-agad na mananakit ang pusa o ng kahit na anong hayop. Kasi pwede naman yan ipag-ano sa barangay. Kinondena ng Philippine Animal Welfare Society o POS ang pagmamalupit ng lalaki. At hindi kahit ang mga nakitang residente na ituloy ang reklamo laban sa kanya. Kaya malakas ang loob nila kasi alam nila yung mga kapitbahay nila will not do an affidavit. Kapag meron pong witnesses and proper po yung documentation at pag-file ng complaint, we have a 95% average in getting convictions. Dinala sa presinto ang lalaki. Posible siyang maharap sa reklamong paglabag si Animal Welfare Act of 1998. Karen De Guzman, ABS-CBN News. Isa pong dalaga sa Batangas City ang literal na all around sa kanilang bahay. Ano ang mga kanyang kayang gawin sa edad na 21 at 1 taong gulang? Ang kanyang kwento sa KBYN Special. Naabutan ng KBYN ang 21 at 1 taong gulang na si Jana Ira Magadia o Hana na pag-welding ang pinagkakaabalahan. Mababaka sa mga galaw ni Hana na bihasa na siya sa ginagawa niya. Ito po, ano lang po to, mga scrap metal lang po dito. Kumbaga, pag may project po ako, niipon ko lang po yung mga tira-tirang bakal, bubuin ko po siya. Ngayon po, ito po, lamesa po ang target po dito. Sinampulan din kami ni Hana ng simpleng pagdudugtong ng mga wire para mapailaw ang bumbilya. Sa ilaw po, kumbaga ikakabit po natin itong receptacle natin dito. Then ito pong receptacle na ganito na may wire na itatap po natin dito. Then once po na clear po yung pagtatap natin, pagkoconnect natin, pwede po natin isaksak. Then dito po nakalagay yung bumbilya. Maya-maya pa, pagkukumpuni ng nasirang bubong ng kanilang tricycle ang kanyang ginagawa. Pinakita rin niya ang loob ng kanilang bodega kung saan nakalagay ang ginagamit niya mga tools sa kanyang mga kinukumpuni. Ako na po nag-organize ito kung saan nandito po yung panghangin, compressor po yan, then pang plumbing, yung sumunod po ay electrical, tapos dito naman po ang pang welding, nandito po yung mga gloves and ibang gamit. Then sa kabilang sides po, nandito po yung mga equipment naman po, tulad ng grinder, drill, circular. Panganay sa 3 magkakapatid si Hana at OFW naman ang kanyang ama. Kaya ang mabibigat na gawain ay pinagsisikapan niyang pag-aralan. Tawag po ng pangangailangan. Kumbaga, wala akong lalaki sa amin. Ang tatay ko po lagi pong nasa ibang bansa. Dumating man po yung pagkakataon na wala siya at kailangan na pong gawin yun. Nagdadya naman po si YouTube, nanonood po ako. Kaya naman po, yung mga taga dito sa amin na napapanood ko pong nagagawa ng ganun, tinitingnan ko po, inaaral ko po kung paano po. Sa dami ng pinagkakaabalahan ni Hana, sinisigurado niyang hindi napapabayaan ang kanyang pag-aaral. Second year college na po. Bachelor of Science in Customs Administration po. Nang matapos ang kanya mga assignment, isinama naman ang KBYN ni Hana sa pamamasada niya ng jeep. Araw-araw po, hindi lang po ako nakakabiyahe kapag coding po yung jeep and kapag naman po, hectic po masyado yung schedule ko po sa school. Dalangin din ni Hana na isang araw ay makauwi na ang kanyang ama at hindi na kailangan pang mangibang bansa. Kaya patuloy siyang nagsisikap na mapaunlad ang kanilang buhay sa kanyang munting paraan. Gusto ko po na makatulong po sa pamilya ko kasi ano po eh, isa pong galaw dito, kailangan po talaga babayad ng pera. Salip po na babayad pa po kami sa iba, kung may knowledge naman po ako doon at tingin ko naman pong kaya kong gawin, ginagawa ko na lang po para po makasave din po kami ng pera. Bigyan mo niya lupa, pwede rin magsasaka. Oo,
Alam nyo bang, minsan po ay sumasideline pa si Hana sa pagiging construction worker? Meron na rin siyang NC1 at NC2 certificate mula sa TESDA. Lahat nga ay kanyang kayang gawin at nagiging matagumpay naman siya na. Hana all, para makatulong siya sa pamilya. Hana! Lagi ka lang mag-iingat ha, iha. Para malayo ka sa panganib. Thank you! Ikinagulat ni Melay Cantiveros ang surprise party na inorganize para sa kanyang 36th birthday at 15th anibersaryo sa showbiz. Samantala, may reaction naman si Regine Velasquez sa petisyon ng kanyang fans na ideklara siyang national artist. Nagpapatrol MJ Felipe. Nagulat si Melay Cantiveros sa surprise party ng pamilya, mga kaibigan at katrabaho para sa kanyang 36th birthday. 15 taon na rin niya sa showbiz. Parang naiiyak ako kanina talaga, pero magaling kasi ako magtigil ng iyak. So parang talaga na-touch ako ba na ang pakiramdam ng 36 is parang kang may kabag. Hindi, ang pakiramdam ng 36, yung alam mong parang peace of mind is the best gift to yourself. Parang yun na yung hinahanap mo. Yun na yung hinahanap. Present sa surprise party, ang co-host niya sa Magandang Buhay na sina Regine Velasquez at Jolina Magdangal, pati na si Jenica Garcia. As far as her family is concerned, be more loving as a wife. Parang as a mom naman, parang perfect na siya. Maging healthy ka palagi kasi paano na pag walang tawa sa mundo, di ba? Parang, Mom Shimels, we need you. You're our savior. Savior na talaga. Sana lagi kang di papabayaan ni Lord, lalo na ang health mo at ng buong family ni mo. Love you, partner. Present din ang asawang si Jason at mga anak nilang sina Stella at Mela, na nag-trending ang wish para kay Melay sa celebration ng komedyana sa ASAP natin to. Happy birthday, Mama Mom. Birthday to come. Sana safe ka always kung saan ka punta. Tapos sana yung butas ng ngipin mo mag-close na. Speaking of wishes, wish din ba niyang magka-third baby pa? Sana magka-baby para may boy kami. Tapos sana April din para ang pangalan April Boy. Hindi lang kami magde-decision. Magde-decision din ang mga magkakapatid. Kung gusto mo na, gagawin na namin din ni papa mo. Pero kung hindi mo pa gusto, because part ka rin ng family, dapat isa ka rin sa magde-decision. Ayaw pa ni Stella. Papapanood ang buong panayam kay Melay sa On Cue sa news.abs-cbn.com at sa official YouTube channel ng ABS-CBN News. Samantala, humbled si Regine Velasquez sa online petition at posts ng kanyang fans na ideklara siyang national artist. Parang nahihiya ako. Parang there are more artists who are more qualified. I don't think I'm qualified yet. Dagdag pa ng Asia's Songbird, marami pang mas deserving kaysa sa kanya. But I would want Pilita Corrales to be a national artist, Jose Marichan. Those are the people who should be in there and sana malagay sila doon habang buhay pa sila para ma-enjoy nila. Kasunod ng panawagan, lubos ang pasasalamat ni Regine sa kanyang mga tagahanga na patuloy na sumusuporta sa kanyang mahigit 3 dekadang karera. MJ Felipe, ABS-CBN News. Aliw sa social media ang mga batang nagtatambol gamit ang kanilang improvised drum sets. Video na ipinadala ni Bayan Patroller Clarence David, mistulang nasa ati-atihang festival ang mga bata sa kanilang barangay sa poblasyon Santa Maria, Pampanga. Gamit ang timba, PVC pipe at drumstick, nakabuo sila ng drum set at umiikot sila sa kanilang barangay para tumugtog. Sabi po ng mga bata, inspired ang kanilang performance ng isang ati-atihan group na nagtatanghal tuwing pista sa iba-ibang lugar. At may update po tayo sa mga blooms tungkol sa day 3 ng unang solo concert ng Binny. Kakaanunsyo lang ng Star Music na bukas, April 9, ang ticket selling para sa day 2 at day 3 ng Binnyverse concert. Ayan, okay. Wow! Binny. Ang lakas ng Binny. Oo. At sa sobrang init. Yung dumudugong ilong. Actually, anong mainit. Tawag sa inyo? Anong tawag sa inyo sa pag dumudugong ilong? Nung bata kami, tawag namin doon. Balingoy-ngoy. Balingoy-ngoy? Oh. Wala akong ganun. Ay, hindi ka naging bata yata. Hindi, sa amin lang, may nosebleed.
Boss of English. Nose sa amin. Nosebleed. Oh, may balingoy-ngoy ka na naman. So, sabi ni Inay, gaganon daw lang kami. Oh, totoo yun. Tapos ice, yellow. Pero, ano? Walang yelo naman. Ikaw mo, walang refrigerator kami noon. Oh, nakasipindutin. Nakaganon lang. Pero ngayon, iba, baliktad. Gaganon ka naman. Para tumulo. Para tumulo. Para tumulo. Okay ba yun? Ayun na yung pinagagawa ngayon ng mga doktor. Apa, baba? Oo, nung kami pa, pataas. Kaya pagtagal, puro kulangot na ilong. Ano ba? Ay, natuyo eh. Kulangot ako. Death man na lang si Ate B. Eh, ayaw niya mag... Hindi yata niya nananasan yun eh. Ito naman, lahat tayo. Wala kasi sa Baguio nun eh. Kasi malamig. Sa inyo kasi wait, mainit. Pero pwede ka rin mag-nosebleed sa sobrang lamig. Ah, pwede rin. Pwede rin. Doon sa inyo, sa Alaska. Antarctica. Oo, nag-a-bend. Tama. Sige na. Pwede, ingat kayo sa ating mga kababayan na sobrang init po. Oh, pwede ka rin mag-nosebleed. Sa English. Pag-uusap mo Amerikasyo. Gagano. Galing. Ha? That's true. Nosebleed. Hapon naman yung sinasabi mo. Okay na. Yan po mga balitang pinantayan namin para sa inyo. Ako po si Henry Umaga Diaz. Para sa iba pang balita, mag-log on sa news.abs-cbn.com. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano. Ha? Nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Ako po si Karen Davila. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Marami pong salamat at magandang gabi, bayan!